as-salatu was-salam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito man po tayo para ipatuloy ang ating tafsir na sa sura Al-Waqi'ah. Kaya umabot na po tayo sa 71. Ito na ang huling hugto sa surat Al-Waqi'ah, kung saan ganun pa rin pinapaalalahanan rin tayo ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu bilay minashaytanir rajim, sabi, afara'aytumun narallati turun, a'antum ansha'tum sajarataha am nahnul munshi'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabi niya, nakita ba ninyong apoy na yaong inyong pinapaningas? Kayo ba ang nagpausbong sa mga ito, o kaya kami ang mga tagapag-usbong? Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid, sa mga ganitong mga bagay na ito, ang apoy, ang kahoy. Kung ilubos mong iisipin, hindi ikaw ang tagapapangingas ng apoy. Nasa iyo ng pusporo, nasa iyo na ang may gas ka na, meron ka ng lighter, pero hindi ikaw ang nagpapaningas nito, mga kapatid. Ikaw tagasindi, pero kung mag-apoy yan, hindi mo kaya yan kung walang kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala niyo nung tag-ulan, mga kapatid, tagbagyo, subhanallah, kahit nasa iyo lahat-lahat, pero kung binasa ng Allah subhanahu wa ta'ala mga panggatong mo, wala ka la talagang kakayahan. Lubos na napakahina mong nilalang, kapatid. Kahit nasa iyo lahat-lahat, tignan mo, basang-basa ang kanilang mga pamamahay, basang-basa ang kanilang mga damit. Ulan lang yun, ha? Isa sa mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit maliit na bagay, ay pagpasalamatan mo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos akong nalulungkot, mga kapatid sa Islam, na tayo nakakalimot na tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, mayroong Quran na nagbibigay sa atin ng paalala para maalala ulit natin Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nito sa mga panggatong. Hindi po tayo nagpapaningas ng apoy, magkos kay Allah, kaya humingi talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat natin nagawain pang araw-araw. Kaya sabi niya dito, bilang pagyayabang talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagmamalaki, sabi niya, kayo ba ang nagpausbong sa mga puno nito? O kaya kami ang mga tagapag-usbong? O lawak kami ang tagapag-usbong? Yun ang kami dyan, mga kapatid, yun isa sa mga yung pagmamalaki. Kasi nga, karapat dapat naman kay talaga kay Allah magmalaki. Kasi nga, siya kanya lahat yan eh, nagpausbong, kita nyo. Puno ng puno ng saging sa araw ng bagyo. Subhanallah, lahat wala. Tumba lahat, mga kapatid, bagsak lahat. Hindi na talaga tumubo. Hindi na tumayo, bagkus, tumba lahat, lahat yan dapa. Kaya ganun ang lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapakita niya sa bagyo. Wala talaga tayong kakayahan na hindi natin kaya hawakan ang dapat nating hawakan. Dapat ipagdua mo kay Allah, humingi ka talaga ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin kahit mga panggatong lang yan, kapatid. Dati, di ba, mga panggatong, nahihirapan mga tao kasi ginagamit nila bato para magkaroon lang ng ningas. Pukpok nila para mag-spark. Nagkaroon ng ningas. Ngayon, alhamdulillah, pasalamatan natin si Allah. Meron tayong gas, meron tayong pusporo, meron tayong lighter, na hindi ka na maghirap sa pag-ninas ng apoy. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito pa kadugtong din dito. Sabi niya, nahano ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwim. Sabi dito, kami ang gumawa ng mga ito bilang paalala at kaaliwan para sa mga
manlalakbay. Di ba? Manlakbay mga tao dati. Kailangan talaga to, meron silang apoy. Ha? Kasi ngang apoy, mga kapatid, pang ano yan, maraming pakinabang dyan. Tulad na lang ng pagluluto. Ha? Kailangan halos sa ating mga kinakain ay kailangan talaga lutuin, mga kapatid. Kahit anong luto, minsan niluluto natin sa mantika, niluluto natin, iniihaw natin, basta nangangailangan talaga tayo sa apoy, lalo na sa mga manlalakbay, naging aliwan at naging paalala. Yun, paalala pala yun ng Alasmanawatala kahit apoy. Ha? At alam naman natin, mga kapatid, ang apoy kapag ginagamitan mo talaga ng tamang pag-alala kay Alasmanawatala, mapapaluha ka talaga kahit apoy lang yan. Kasi nga, maalala mo ang hadith ni Prophet Muhammad sa salam na ang apoy ninyo na ito ay kabilang sa 70 na apoy sa impyernong apoy. Subhanallah, 70 mga kapatid, isa lang yan sa 70. At ang naiwan doon ay 69. At patong-patong kung anong lakas yun, papatungan hanggang naging 70. Ganun, subhanallah, paalala talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, di ba nakakapasok apoy kapag hinahawakan mo, napapasok ka. Ha? Paano na lang sa araw ng paghukom? Paano na lang kung naging suwail ka kay Allah subhanahu wa ta'ala? Naging sutil ka sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya bilang paalala sa aking sarili, mga kapatid, at sa inyo rin, tandaan nyo ng apoy dito sa mundo. Ha? Paalala yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na para matakot po tayo. Para hindi tayo lalapit sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para hindi po tayo mawalan ng pag-asa sa paghangad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po mga kapatid. Tingnan nyo apoy ha. Aliwan naman eh. Tingnan nyo mga nagpumunta sa mga tent. Magano sila, mag-overnight sila. Naging aliwan talaga, kaaliwan ang apoy. Lalo na sa mga manlalakbay. Dati kasi nahihirapan sila sa pagpunta kahit saan. Kaya alhamdulillah, pasalamat talaga tayo. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, sabi niya, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Allahu Akbar, sabi dito. Kaya luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon na dakila. Allah. Kaya ganun po tayo masigasig sa pagsasabi ng Subhanallah. Subhanallah al-azim. Kasi nga, utos po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa utos ng Allah, naalala rin natin na karapat dapat talaga sa luwalhatiin. Kasi nga sa dami ng kanyang bigay, sa dami ng kanyang kaloob. Di ba tayo, kapag mayroong mga taong mga mababait, mga taong mapagbigay, di ba, pinapasalamatan natin. Ganun po tayo dapat kay Allah. Dapat pasalamatan mo rin sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa atin. Kaya kahit magsabi ka lang ng Subhanallah al-Azim, di ba, may hirong ding hadith, di si Prophet Muhammad Salam, na isa sa mga pinakadalawang kataga, dalawang salita kung saan kamahal-mangal at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakabigat sa timbangan sa araw paghukom. Yun po ang magsabi ng Subhanallah Rabbil Azim. Isa yun. Subhanallah bihamdihi. Yun, isa sa mga salita yun na napakabigat sa araw ng paghukom. Pagsabi mo ng luwalhati sa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang dakila pagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapurihan. Kaya ganun ang Muslim, mga kapatid. Ha? Gumagawa po tayo ng mga bagay, nagsasalita po tayo ng mga bagay kung inutos talaga ng Allah. Ganun po tayo sa pagsamba. Hindi ikaw gagawa ng mga panibago mong pagsamba. Ang iba kasi gumagawa ng paraan paano sila magsamba sa Diyos. Hindi ganun. Mayroon na tayong batas. May mga utos na po tayo. Huwag ka nang mag-experiment. Hindi ka nagagawa ng mga bid'ah. Ang iba kasi gumagawa, may hilig pa talaga gagawa ng mga bid'ah na hindi naman karapat dapat gawin ng isang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, mayroon po tayong
ang Quran, meron tayong hadith. Nasusundin mo na lang, inshallah mga kapatid. Ha? Gabayan, nawa tayo ng alas banawat ala sa tuwid na landas. Allahu Akbar. Tapos sabi ng alas banawat ala, ito pa, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu lakasamul law ta'lamuna 'azim. Sabi ng alas manawat ala, ha, sabi niya, kaya sumpa man sa kinaroroonan, kinaroroonan ng mga bituin, ha, sa katunayan ay talagang, ha, panunumpa kung nalalaman lamang ninyo. Dito sa sinabi ng alas manawat ala, mga kapatid sa Islam, ha, ang alas manawat ala nanunumpa sa mga kinaroroonan ng mga bituin. Bakit? Ano meron dun sa bituin, mga kapatid? Bakit ginamit yan ng alas manawat ala na panunumpa? Ginagamit yan ng alas manawat ala na panunumpa kasi nga matindi ang layo ng mga bundok, ng mga ano, mga tinatawag nating, ha, malalayo ang kinalalagyan ng kinalalagyan ng bituin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bituin ng alas manawat ala ay isa sa mga ano natin ito, isa sa mga tandaan nyo mga kapatid. Ang layo ng mga bituin ng alas manawat ala. Ha, napakalayo. Kung isipin mo, napakalayo ng mga bituin ng alas manawat ala. Ha? Na kung titignan mo sa mga teleskop, akala nila, ha, doon lang ang nakita nila. Pagkos, malayo pa pala. Nandoon pa pala sa ibang space. Ganun kalayo, mga kapatid. Ha? Kahit gawin pa nilang malapit, akala nila, pinakadulo na ng universe. Pero pag-focus nila, napansin nila, nag-group of stars ulit, subhanallah. Tapos nag-focus na naman sila ulit sa isang stars. Akala nila, yun na yun. Pag-focus, group of stars ulit, subhanallah. Tingnan nyo, nag-high-tech na, palayo ng palayo ang kanilang pagtingin sa mga stars. Pero wala pa rin. Hindi nila maabot-abot ang dulo ng universe. Ganun ang ano. Kaya grabe talaga pagkasabi dito ng alas manawat ala. Sabi niya dito, sumpa man sa kinaroroonan ng mga bituin, katotohanan, ha, ito ay talagang panunumpa kung nalalaman lamang ninyo. Ganun ang pagkasabi ng Allah. Mayroon confidence, lakas ng loob. Ha? Kaya ang Quran talaga, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ikaw manunumpa, tapos malakas pang loob mo, ano talaga eh? May dating talaga ang iyong pananalita. Kaya ang Quran, ganun na ganun, may dating talaga. Ha? Kahit sa mga kinaroroonan ng bituin, tapos sasabihin mo, hindi ito salita ng Allah, subhanallah. Ha? Panunumpa talaga, sabi dito, ito talagang panunumpa kung nalalaman nga ninyo. Allahu Akbar. Kaya may confidence talaga dito, pananalita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allahu Akbar, na unawaan natin lubos to. Kasi sa panahon natin, ay naano na natin to eh, natuklasan natin to eh. Nakita na ito eh. Hindi lang mga salita, hindi lang tafsir. Pagkos nakita talaga ng ating mga mata. Ha? Dahil sa siyensya, dahil sa technology, ha? Na natuklasan ng iba. Kaya dito sa panumpa na ito mga kapatid, meron dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Sinabi dito, katotohanan, ito ay talagang isang marangal na Quran na nasa iniingat ang kasulatan. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid ang mga wording dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mayroon talagang muakkidat, kung sa Arabic pa, mga pampalakas.
Ha? Mga word na katotohanan sa Tagalog kasi meron tayo, meron din tayo niyan, katotohanan. Talagang o sadyang o nga, wala pa diyan mga pampalakas na salita. Kaya yun ang ano, ito'y talagang barangal na Quran. Ana nasa iniingatang kasulatan. Allahu Akbar. Kaya ang Quran mga kapatid, ito isa sa mga ano to, isa sa mga ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para po mawala ang ating pagdududa. Gumagamit siya ng mga pampalakas na pananalita. Mga panunumpa. Kasi yung panunumpa, kapag manumpa ang tao, ibig sabihin ang kasunod ng sinabi niya, pangtanggal yan sa pagdududa mo na hindi ka magduda kanyang sinasabi. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din ang pagsasalita niya dito. Kasi estilo ito o pamamaraan ng Arabic. Ng Arabic, may mga ganitong mga pananalita. Sa ating kasi sa Tagalog, hindi na natin lubos to ginagamit. Pero meron din sa ating lingwahe. Pero hindi natin lubos na ginagamit. Pero Arabic, gumagamit talaga to hanggang sa ngayon. Ha? Kasi nga, meron talagang ganda sa paggamit ng Arabic. Kaya, tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya katotohan sa Quran, la yamassuhu illal mutahharun. At walang sumasaling roon maliban sa mga malilinis. Allahu Akbar. Walang sumasaling, ibig sabihin walang humihipo, walang humahawak maliban na lang sa mga malilinis. Kaya mga ulama natin mga kapatid, nakakuha sila dito ng aral. Kapag ikaw babasa ng Quran, dapat ikaw nasa panahon o kaya sa lugar na ikaw ay malinis. Kasi nga walang humahawak, wala sumasaling sa Quran maliban sa mga malilinis. Allahu Akbar. Pero sa ibang tafsir mga kapatid, ito po ay ang tinutukoy dito ng mga malilinis, yun po ang mga anghel. Kaya sabi nila, wala namang problema kapag humawak ka ng Quran kung hindi ka malinis. Kasi nga ang tinutukoy dito, mga anghel. Pero sa atin mga kapatid, bilang good manners and right conduct, kapag ikaw humahawak ng Quran, dapat nasa ano ka sa kadalisay ka sa tahara. Allahu Akbar. Kaya yun lang po mga kapatid. Kasi nga, siyempre paggalang natin sa Quran, ito yung salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero hindi wajib. Sandaan nyo ito mga kapatid. Kasi iba, ginawa talaga nilang wajib. Dapat magwudu ka muna bago ka magbasa ng Quran. Dapat magano ka talaga, malinis ka bago ka magbasa ng Quran. Wajib talaga sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi ito po wajib. Sunna lang po. Ha? Kung hindi siya, magwudu, inshallah, walang problema. Ha? Katulad lang sa mga kababaihan, kapag oras na, may oras sila na, tinatawag natin menstruation, tapos nag-aaral sila ng Quran, wala problema. Ha? Meron nga ibang ulama sa good man sa right conduct magsuot na lang ng guwantis. Allahu Akbar. Kaya isa sa mga ano to kasi nga nabanggit kasi sa Quran. Pero meron kasi tinatawag tayong pangangahulugan. O sa ano pa tafsir. Ha? Na pangangahulugan kasi kaya ang pangangahulugan kasi dito ay mga anghel po. Allahu Akbar, mga malilinis. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadugtong dito, tanzilo mir rabbil alamin. Ipinadala, ipinababa mula sa Panginoon ng sanlibutan. Allahu Akbar. Ang Quran, mga kapatid, ibinaba. Ibig sabihin, nasa mula sa langit. Ha? Ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para ipakita na ito ay salita talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Kaya mga kapatid, yan isa sa mga tandaan nyo ay ito ay isa sa mga anong mga kapatid, salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napapatunay na ano nang anong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito mga kapatid? Salita talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Nga mula talaga sa langit, hindi mula dito sa lupa. Binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Kaya tandaan niyo mga kapatid.
Ha, kaya iyan isa sa mga ano natin mga kapatid, iyan yung isa sa mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya iyan ang isa sa mga ano ng Allah. Tapos ito pa sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, abihadal hadithi antum mudhinun, sabi niya, bakit kaya sa salaysay na ito kayo'y nagbabawalang bahala, ha? Kaya iyan isa sa mga ano natin mga kapatid, ha? Ha? Kaya 'yan isa sa mga ano natin mga kapatid, 'yan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagtatanong sa atin, ha? Ha, nagtatanong sa atin na patungkol sa Quran na ito, kayo bakit kayo nagwawalang bahala? Hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagnaniwala sa Quran, ha? Hindi bakit hindi niyo binababayaan yung lang Quran? Ha? Ataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit ginagawa niyo itong inyong panustos na kayo'y sadyang nagpapabulaan? Ha? Nagpapabulaan? Eh, yun ang ginagawa natin mga kapatid. Ng Quran na dumating na sa atin mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Tapos, dumating na sa atin, hindi pa natin pinapaniwalaan. Ha? Kaya, ang ano dito isa sa mga kapatid, ang problema pa, ginagamit natin ang mga biyaya. Tapos yun ang dahilan kung bakit po tayo nagtakwil kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang isa sa mga masakit na pangyayari sa mundo. Ang mga akala mo yumaman ka na, mali po yan, bakit mo gagawin kaya tama talaga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ginagawa niyo mga biyaya na dahilan para kayo magsinungaling, para kayo magpapulaan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billah. Kaya sabi dito, falawla idha balagatil hulqum wa antum hida idin tadurud wa nahnu ahrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kung umabot sana ang kaluluwa sa alalamunan habang kayo ay sa oras niya ang tumitingin, at kami mas malapit sa inyo, ngunit hindi ninyo kami nakikita. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito mga kapatid, ha? Kapag ang hulkom, kapag dumating sa inyo kamatayan, ha? Dumating sa inyo ang kamatayan mga kapatid, ha? Ang kaluluwa dumarating sa lalamunan, tapos ang mga tao tumitingin dyan. Ganun naman talaga eh, kapag mahal mo sa buhay, binabantayan natin, di ba? Tapos dumarating na kanyang panghihingalo, lapit na siya mamatay, tinitignan lang natin siya. Ha? Hindi natin alam si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pati mga anghel niya, siyempre ang anghel, inutusan niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nandoon, pumunta talaga doon. Mas malapit pala kaysa atin, ngunit hindi natin siya, hindi natin sila nakikita. Allahu Akbar. Kaya ganun ang ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin, hindi po tayo pinapabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binabantayan talaga tayo ng Allah. Ha, nandyan talaga si Allah Subhanahu wa Ta'ala nakaabang, tumitingin sa atin. Ibig sabihin, ang buhay natin, meron talagang pananagutan. Mananagot tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, hanggang kamatayan eh. Inaabangan tayo, tinitingnan tayo. Ha? Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, kadugtog dito, falawla in kuntum gaira madinin, tarjiunaha in kuntum sadikin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kung hindi sana kayo sisingilin, magsisibalikan kayo roon kung kayo ngay naging mga makatotohanan. Ha? Kaya sa ano dito sa araw, mayroon talaga tayong araw kung saan magsisingilan po talaga tayo mga kapatid. Maniningil ka. Nanay mo nga, lalapit sa iyo, maniningil sa iyo. Pero hindi mo kayang pagbigyan, kahit isang mabuting gawa lang, hindi mo kayang bigyan. Ganon ang mangyayari doon mga kapatid. Magsisibalikan talaga mga tao. Ah, maniningil. Kaya kung paano na lang kung ikaw naging mapagtakwil, paano na lang kung naging sutil ka po, Allahu Akbar. Kaya ipanalangin nyo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana,
at tayo kasali sa mga manampalataya. Ito pa mga kapatid dito sa kadugtong dito, nagpapahiwatig dito na ang mga malalapit na mamatay, kapag dumating na sa kanilang malikal mouth, anghel ng kamatayan, ay meron palang tatlong kalagayan. Ibig sabihin, tatlong klaseng tao. Una-una, ang mga mukarrabin. Ibig sabihin, mga malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa dito, ang mga makakasama sa kanan. Pangatlo, ang mga makakasama sa kaliwa. Subhanallah, hati-hatiin ang mga tao dito. Nga, mayroon mga, kung mga mukarrabin, kung sa atin pa, VIP to, mga very important character talaga, mga person. Ha? Silang, kaya kung sila mga mukarrabin, sabi dito, fa'amma in kana minal mukarrabin, farawhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Allahu Akbar, sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kung siya ay naging kabilang sa mga malalapit, kung gayon, kapahingahan at kasaganahan at halamanang mabiyaya. Allahu Akbar. Ganun ang sasabihin sa mga VIP, mga kapatid, sa mga gumagawa talaga ng mga obligasyon, gumagawa talaga ng tungkulin nila kay Allah, lumalayo sa mga bawal, gumagawa ng mga sunnah, yun, mga malalapit tinutukoy dito. Pero kung ikaw makakasama sa mga ano, sa mga kanan, ibig sabihin, mabait ka, ha? Ano ka, napakabuti mong tao, pero hindi katulad talaga ng nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan, ha? Sabihin lang dito, fa'amma in kana min ashabil yamin, kung siya ay kabilang sa mga makakasama sa kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Sabi dito, tingnan nyo, subhanallah, ang kanyang makuha lang ay kapayapaan para sa iyo mula sa mga ashabul yamin. Ibig sabihin, magsalam lang, kapayapaan, dua lang sa kanya. Allahu Akbar, hindi katulad dun sa mga malalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapahingahan at kasaganahan at halamanang mabiyaya. Ha? Dito ano lang, budget lang, salam lang. kaya encouragement sa lahat mga kapatid, magiging malalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos ito naman, nakakatakot. Mga ashabul shimal, sabi dito, fa'amma ma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatul jahim in hadha laqaw qawlu wa in hadha lahu al-haqqul yaqin. Sabi dito, kung siya ay kabilang sa mga mapagbulaan na mga naliligaw, ito tingnan niyo, mapagbulaan na at naliligaw pa, panuzulum min hamim, kung ganon ang kanyang tirahan ay kumukulo, subhanallah, kumukulo, tirahan niya mula sa kumukulo, anong kumukulo doon? Tubig, dugo, ano pa dyan, basta kumukulo, subhanallah. Tapos sabi, ano pa, watasliyatul jahim, at naglilihab na apoy, yun ang mga sasabihin sa kanya sa time na ganon na yun na hinuhugot ng kanyang kaluluwa kasi kasali siya sa mga makasalanan. Yun ang sasabihin sa kanya. Ha? Bahay mo kumukulo, ang umiliyab na apoy, tapos ano, inahadalahu al-haqqul yakin. Katunayan, ito'y talagang totoong katiyakan. Pasabi bismi rabbikal azim. Kaya kaluwalatian ang luwalatiin mo pangalan ng iyong Panginoon na dakila. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid Islam, ito ang mga panghuli, ha, sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun pa rin na luwalhatiin mo ulit ang iyong Panginoon. Kaya bilang mga Muslim mga kapatid, ganun po tayo dapat magluluwalhati po talaga tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hindi tayo makasali sa mga ashabus shimal o sa mga makakasama sa kaliwa. Kasi nga, kalunos-lunos lang ang pangyayari kung saan, malulungkot ka lang talaga. Hanggang dito na lang, sana meron kayong napulutang aral, at ang aral na ito mga kapatid, ang kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad kanina sinabi dito, na ito ay talagang totoong katiyakan. Tingnan, talagang totoong katiyakan.
Kasi nga, nakakatiyak talaga si Alas Manawa Taala sa araw kung saan mangyayari. Ito mga kaganapan na ito, hindi po likhang isip lang po mga kapatid. Dapat, ano mo talaga to? Kasi nabanggit talaga to sa Quran na meron talagang kabilang buhay na magbibigay si Alas Manawa Taala kahit tinatawag na Suratul Waqia. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.